you have your Bibles with you, I encourage you to open it in buksan po natin sa Esther chapter 5. Yan, Esther chapter 5 po tayo. Basahin na po natin lahat ng mga talata. Sabi po rito, came to pass on the third day that Esther put on her royal apparel and stood in the inner court of the king's house over against the king's house. And the king sat upon his royal throne in the royal house over against the gate of the house. And it was so when the king saw Esther the queen standing in the court, that she obtained favor in his sight. And the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand. So Esther drew near and touched the top of the scepter. Then said the king unto her, what wilt thou, Queen Esther, and what is thy request? It shall be even given thee to the half of the kingdom. And Esther answered, if it seem good unto the king, let the king and Haman come this day unto the banquet that I have prepared for him. Then the king said, cause Haman to make haste that he may do as Esther had said. So the king and Haman came to the banquet that Esther had prepared. And the king said unto Esther at the banquet of wine, what is thy petition? And it shall be granted thee. And what is thy request? Even to the half of the kingdom it shall be performed. Then answered Esther and said, my petition and my request is, if I have found favor in the sight of the king, and if it please the king to grant my petition and to perform my request, let the king and Haman come to the banquet that I shall prepare for them, and I will do tomorrow as the king had said. Then went Haman forth that day joyful and with a glad heart. But when Haman saw Mordecai in the king's gate, that he stood not up nor moved for him, he was full of indignation against Mordecai. So dito po mga minamahal, sa umagang ito, I would like to speak on the subject, stepping out in faith. Stepping out in faith. At sa mga nabasa po natin, of course, here in Esther chapter 5, we look at the task that Esther faced to rescue and deliver the people, her people, the Jews, from certain death and annihilation. So ito po yung hinaharap ni Esther na magawa niya, magampanan niya, na umapila sa hari para wag namang ituloy na yung pagpaslang at pagpatay sa kanyang mga kababayan. At sa pagsimula po natin ng pag-aaral na ito ng chapter 5, makikita po natin dito yung mga galaw ni Esther para sa ganoon makamit niya itong kahilingan na ito. And here we have Esther moving to the throne room at siya ay lumalapit sa hari. Na kung saan mga minamahal, ito po ay lubhang delikado para kay Esther. But like many other courageous men and women in the past who had lived and died standing up for their faith, si Esther po, she walks with courage. And her unshakable faith that may not have come immediately, but arrived just when she needed it. Ang last statement niya nga po na binasa natin sa chapter 4, sa verse 16, is if I perish, I perish. At dito po, makikita natin, Esther has decided to move, to say yes to her God-given destiny, and make an appeal on behalf of the Jews to King Ahasuerus. Nais ko po tignan natin ang tatlong bagay sa umagang ito dito po sa chapter 5. Una, tingnan po natin the boldness of her faith. The boldness of her faith. It is one thing to know the right thing that God wants you to do, but it's quite another thing to boldly step out in faith and do it. Kaya nga po ang title natin sa pag-aaral na ito ay Stepping Out in Faith. Kasi dito po makikita natin si Esther, boldly stepping out in faith. Madali pong sabihin at
madali pong alamin yung mga bagay na nais ng Diyos ipagawa sa atin. To know the will of God, madali pong bagay yan. But what is difficult is to actually do the will of God as you have known it. It may take a step of faith, a bold step of faith, which each of us need to learn. Sabi nga po ni Apostle Paul, the just shall live by faith. From faith to faith. Ganun po ang buhay natin sa mundong ito. The righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So each of us, like Esther, has to learn to step out in faith boldly. Here we see Esther breaking out of her passive role of hiding her Jewish ethnicity and taking the initiative to come uninvited into the king's presence. It has a tremendous risk. Hindi po ito simpleng bagay lang kasi bawal na bawal na bawal po kanino man ang basta haharap sa hari nang hindi naman ini-invite o hindi naman pinapatawag. Kaya noong ito pong si Esther ay nagpasya na siya po ay lumitaw doon sa palasyo ng hari at kausapin ng hari, she's taking a risk. Oho. Kaya po, maari pong si Esther sa pagkakataong ito ay talagang sabihin na natin, parang sinusugal niya ang kanyang buhay. When Esther accepted the task Mordecai had presented to her, she was agreeing to embark on an impossible mission. Napaka-imposible ng kanyang gagawin. Here is what she had to do with boldness in her faith. Una, to speak to the king, Esther has to break the law for which the penalty was death. Paulit-ulit ko pong pinapaliwanag ito. Pangalawa, to make her appeal to the king, Esther has to confess that she has deceived the king by not telling him she was a Jew. Ito yung isa pang lundo nito eh. Hindi lamang delikado na ang buhay niya ay mapaslang dahil bawal na bawal pong humarap sa hari nang hindi naman pinapatawag. Kung hindi, ang isa pang bagay ay kapag inamin niya na kaya siya concerned sa mga Hudyo ay dahil siya mismo Hudyo rin. Eh, itinago niya ito eh. Pinakasalan siya ng hari, naging reyna siya, na hindi alam ng hari na siya pala ay Hudyo. Tapos ngayon, aamin siya. Ngayon, lalantad siya para mailigtas niya ang kanyang bayan. Kaya sabi ko nga po sa inyo, she's stepping out boldly in faith because she was about to embark to do an impossible mission. Pangatlo po mga minamahal, Esther must attempt to convince the king to reverse a law which was irreversible in the Persian Empire. Alam po ninyo mga minamahal, kaya imposible itong kanyang misyon ay sapagkat sa Persian Empire, kapag ang hari po ay nagpalabas na ng decree, hindi na po yan pwedeng mabago. Hindi na po yan pwedeng mapihit. Oho, wala pong nangyari pang ganon. At pang-apat, Esther must oppose Haman, the most powerful and influential person at the moment in time besides the king. Napakahirap nito. Kasi hindi naman simpleng tao lang yung kanyang babanggain eh. Ang kanyang babanggain ay yung pinakamaimpluwensya at pinakamalapit na tao sa hari, si Haman. At ang isa pang problema dito na kanyang haharapin, Esther must pursue a plan which will strike a serious blow to the king's pride. Not a smart thing to do para sa isang proud and petty king. Kasi para mapagalit ni Esther, itong hari kay Haman, kailangan mag-isip siya ng paraan
na makukurot niya o masasaling niya yung pride ng hari para yung hari magalit kay Haman. So Esther's task is quite monumental. And she is very much aware of the difficulty of her task. Kayo po ba? Kapag ka meron po ba kayong kailangang isakatuparang gawin, hindi po ba pinanghihinaan kayo ng kalooban kapag ka nakikita nyo tila imposibleng gawin ang inyong gagawin? O kung hindi man imposible, tila napakaraming hadlang, napakaraming obstruction, napakaraming kailangan mong mapagtagumpayan para maisakatuparan mo. In that case, sino po sa atin ang handa mag-step out in faith? Na kahit tila imposible, kahit tila mahirap, sabi nga po, those who step out in faith will not see the difficulty, but rather they will look at the opportunity. Ito po ang difference ng mga tao, ng mga Kristiyano who are stepping out in faith. Instead of looking at the difficulties, they are looking at the opportunities. In every difficulties, they see the opportunities. At ito po ang kainaman sa mga taong gumagawa ng kalooban ng Diyos. To do the will of God is not easy. It is easier said than done. Pero mga minamahal, these people, men and women alike, who step out in faith, was able to accomplish great things for God because they were expecting great things from God. Here is Esther. At muli makikita natin mga minamahal na itong si Esther, hindi naman ito basta kumilos lang at gumawa nang naaayon sa kanyang sariling diskarte. Dahil bago pa man niya ito sinakatuparan, humiling siya na manalangin ng 3 araw at 3 gabi. Lahat ng mga Hudyo at pati siya mismo. She spent a lot of time in prayer and fasting. Bakit po? Una, nakita natin the boldness of her faith na kahit tila imposible, she stepped out. Ngayon po, nais kong tingnan natin the burden of her faith. The burden of her faith. The providence of God continues to work in the background while Esther acts on her responsibility to take action at the request of Mordecai. She goes on the 3rd day. She has completed the prayer and fasting and wastes no time in going before the king. We see here that she puts on the royal robe. And once she is dressed, she goes before the king. Probably as she is dressing, iniisip ni Esther, this may be the last time I will wear these robes. This may be the last time I will walk these halls. This is probably the scariest moment in Esther's life. Nakakatakot isipin na baka ito na yung huling pagkakataon na isusuot niya yung kanyang robe bilang queen. Baka pag inamin niya na siya'y Hudyo, baka dun palang ipapatay na siya nung hari. Talagang malababigat po sa dibdib, mabigat po sa kalooban ni Esther. Kung ang tatanungin lang po ay si Esther at ang iisipin niya ay ang kanyang sarili lamang, siguro hindi niya nagagawin ito. Pero alam niyo mga minamahal, sa mga taong nananalig sa Diyos, importante, kahit na hindi para sa kapakanan ng sarili, importante na maisakatuparan nating gawin ang kalooban ng Diyos para sa kabutihan ng nakararami. This is probably the scariest moment in Esther's life. She does not know whether she will live or die. Oftentimes, mga minamahal, we have to bear our own burden. But there are times when we carry upon the crosses of others, on our shoulders. And whether we live by it or die by it, it is up to God to decide. It is up for us to believe God no matter what. Kaya minsan, mga minamahal,
it will really take men and women na may pag-ibig sa Diyos at sa mga kaluluwa ng tao para gawin yung mga gintong imposibleng bagay. Ano ba mapapala ni Esther dito? Pwede namang itago niya na lang yung kanyang identity at hayaan niya lang mamatay lahat ng Hudyo. Hindi ba para mas madali yun? Pag namatay na lahat ng Hudyo, di wala na magkukwento kung sino talaga siya. Pwede naman niyang pagtakpan kung sino talaga siya. Pero hindi. Mahirap pong mabuhay sa kasinungalingan. Mahirap pong mabuhay sa pagpapanggap. At ito na po yung pagkakataon na Esther could make things right. At gawin niya yung kalooban ng Diyos. This is the burden of her faith. These questions, napakahirap sagutin. Where's God? Where's God in the middle of our crisis? Many people today are wondering and asking. Kapag dumadaan sila sa mga pagsubok, kapag dumadaan sila sa mga problema, kapag dumadaan sila sa mga ganitong pagkakataon na punong-puno ng kalumbayan at sakit ang kanilang nadarama. Nasaan ang Diyos sa gitna ng mga ito? Bakit hinahayaan ng Diyos ang ganitong mga pangyayari? Bakit kailangang may isang lalaki na sobrang impluensya na pwede niyang ipapatay ang isang buong bayan? Siguro dumarating din sa punto ng buhay ninyo na kayo mismo nagtataka, bakit hindi na lang patayin ng Diyos si Haman? Pwede naman yun, di ba? Pwede namang matulog si Haman at hindi na lang magising. At minsan siguro iniisip nyo rin yan sa mga nagiging pabigat sa pananampalataya nyo. Panginoon, pwede ba patulugin mo na lang yan, huwag mo nang gisingin? O pwede bang pag tumatawid yan, masagasaan na lang yan? O pwede bang habang umiinom ng tubig yan, malunod na lang? Minsan mga kapatid, talagang nababurden tayo dahil may mga taong pasaway, may mga taong pabigat, may mga taong talagang sa halip na maging katuwang mo sa gawain, nagiging kaaway pa sa gawain. Sabi nga po ni Apostle Paul sa mga ilang sinusulatan niya mga professing Christian noon, "Have I now become your enemy because I told you the truth?" Minsan yan po mabigat na struggle ng mga lingkod ng Diyos, ng mga pastor. Na yung mga taong pinagmiministeryuhan niya, minamahal, pinapanalangin, at tinuturuan, ay sila pa mismo ang nagiging pabigat sa kanyang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Pero alam niyo mga minamahal, sa kabila ng lahat ng ito, at tinatanong natin nasaan ang Diyos sa mga ganitong sitwasyon, these questions, mga minamahal, people had been asking throughout time, and even during the time of Esther. Dapat po nating maintindihan, mga minamahal, God is always working, though we may not see Him. He is always working for our good. The Savior tells us, "Fear not, for I am with thee. Neither be thou dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will uphold thee with my right hand of righteousness." Ito ang sinabi ng Diyos kay Isaiah. Nung sa kabila ng mga nakikita ni Isaiah na kabigatan sa kanyang paglilingkod sa Diyos, at tila baga si Isaiah na di-discourage na, at nagkakaroon na siya ng ganitong pag-aalala na baka tinalikuran na at pinabayaan na siya ng Diyos. Pero sabi sa kanya ng Diyos, "Huwag kang matakot. Palalakasin kita, tatanganan kita. Ako ang iyong Diyos. Ako ang mag-iingat sa iyo." Kaya nakakatuwa po, kahit sa New Testament, sinabi po ito, "We may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what men shall do unto me." So nung nakita nung hari si Esther, nakatayo sa labas ng kanyang palasyo, hindi siya nagalit. Natuwa pa yung hari. Siguro na-miss niya si Esther.
30 days na nang hindi nakita at nakasama eh. Anong mangingibabaw sa kanya? Yung pagiging hari niya? Na magagalit siya kasi hindi naman niya pinapatawag sa Esther, bigla na lang susulpot? O yung pagiging asawa niya ni Esther? Siyempre, mga minamahal, nasa sa Diyos ang pagkilos sa buhay ng hari na ito. At dahil ang Diyos ay kumikilos sa puso ng hari, mas nangibabaw sa hari yung pagkamis niya kay Esther. Kaya agad inabot niya kay Esther yung scepter, which is a symbol na pwedeng-pwedeng lumapit si Esther sa hari kahit na hindi niya pinapatawag. So nakita natin, mga minamahal, how God moves. God moves in a mysterious way. Kaya po, sabi ng iba, na-please daw yung hari dahil nakita niya yung beauty and boldness ni Esther. But I don't think so. Kasi napakaraming babae ng hari eh. Napakaraming niyang concubines. Hindi siya makukuha sa beauty kung beauty lang pag-uusapan. And besides, mga minamahal, naalala niyo ba? Kakaiba ang naging style ni Esther. Siguro kung ibang babae ito, ang gagawin niya in preparation sa pagharap sa hari, eh magpapaganda siya na magpapaganda. Magpapa-skin ano siya. Yung ginagawa ng karamihan ng mga kababaihan, di ba? Yung talagang lahat ng pagpapaganda gagawin bago humarap sa anumang hamon sa buhay. Kasi naniniwala sila, iba pa rin ang magagawa ng kagandahan. Pero si Esther, di naniniwala doon. Alam ni Esther ang sinabi ng Bible, beauty is vain. So, anong ginawa ni Esther sa halip na magpaganda siya? Anong ginawa niya? She prayed and fast for 3 days and 3 nights. Hindi siya kumain. Nagpuyat siya sa pananalangin. Now, alam niyo, mga kababaihan, kung anong epekto nito sa inyong itsura. Pag 3 araw kayong hindi kumain, hindi kayo nagbubloom. Nagugloom kayo. At kapag 3 araw kayong nananalangin at napupuyat sa pananalangin, eh, sigurado magbabago ang inyong appearance. Kaya kung ang titingnan lang natin, mga minamahal, ay yung outward appearance, hindi makukuha ni Esther ang pabor ng hari. I'm sure si Esther noon namumutla na. I'm sure si Esther noon nangangalumata na. Baka nga mukha na siyang panda at nangingitim yung kanyang eye. Pwede na siya magbenta ng eye bag. Pero, nung nakita siya ng hari, may something kay Esther na kumurot sa puso ng hari. At ang sabi niya sa kanyang asawang si Esther, sabihin mo ano ang iyong kahilingan at ipagkakaloob ko. And this leads us to our third point, the blessing of faith. Nakita po natin the boldness of her faith. Nakita po natin the burden of her faith. Ngayon naman po makikita natin the blessing of her faith. Nung nakita nung hari si Esther, hindi na kailangan magdalawang salita si Esther. Hindi na niya kailangan sabihin pa, mahal na hari, maawa ka, pakinggan mo ko. Hindi. Agad ang hari, kinilos ng Diyos. At siya pa ang nagtatanong kay Esther, anong kahilingan mo? Sabihin mo lang, ipagkakaloob ko sa iyo. Handa kong ipagkaloob sa iyo kahit kalahati ng aking kaharian. Grabe. Napakagandang pabor. Napakagandang opportunity at privilege para kay Esther. Pero alam niyo ang kagandahan kay Esther. Hindi po siya yung klase ng tao na oportunista. Alam niyo po ba yung mga oportunista? Yung makakita lang ng konting pagkakataon, mananamantala na. Si Esther ni ganon. Nung tinanong ng hari sa kanya at sinabi ng hari sa kanya, anong kailangan mo? Magsalita ka lang, bibigay ko sa iyo kahit kalahati ng kaharian ko. Hindi sinabi ni Esther na, ay ganito, ganito, mahal na hari, ganito, ganito. Hindi.
ang ginawa niya, inanyayahan niya muna ang hari sa isang dulang sa kanyang bahay. Sabi niya sa hari, maghahanda po ako ng isang banquet para sa iyo at isama mo si Haman. So nagulat yung hari. Agad niyang pinatawag si Haman at isinama dun sa inihandang dulang ni Esther. At nung sila'y nagkakasiyahan, ha, walang kamalay-malay si Haman, tuwan-tuwa pa siya, akala niya isa na siyang VIP dahil pati ang reyna, inaanyayahan siya sa kanyang dulang. Muli nagtanong yung hari. Sabi nung hari kay Esther, ano yung kailangan mo? Ano yung request mo? Ano yung petition mo? Sabihin mo na, pagkakalog ko sa iyo kahit kalahati ng aking kingdom. What a blessing that is. Nakakatuwa pong isipin na kapag tayo po ay pinapabura ng Diyos, pinapaburin din tayo ng mga taong malaki ang maitutulong sa atin. Minsan hindi na natin kailangan magdalawang salita. Minsan nga hindi na natin kailangan magsalita. Sapagkat bago pa man natin sambitin, inilagay na ng Diyos sa puso nila na meron tayong pangailangan na gusto nilang tugunan. Kaya po minsan nakakahiya yung mga Kristiyano na halos ipamukha na sa tao yung kanilang pangailangan. Magkaroon naman po tayo ng delikadesa, lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Wag po tayong mabansagan na tayo ay mga, ang tawag dito, yung palahingi, oho, imbis na ang ipakilala natin sa kanila ay ang Panginoon, ang nakikilala tuloy nila sa atin ay ang Penginoon. Kasi wala tayong ginawa kundi Penginoon, Penginoon, Penginoon. Hirap kasi minsan, mga kapatid, kapag nasanay tayo na sa halip na sa Diyos tayo dumalangin at humingi, eh sa tao na lang tayo umaasa. Si Esther po hindi ganon. Sa Diyos po siya nanalangin. Sa Diyos po siya umasa. Kaya nung siya po ay humarap na sa hari, andun po ang pagpapala na ang hari bukas palad na, ang hari bukas na ang puso para ipagkaloob kay Esther anuman ang kanyang hihingin. At sana, dalangin ko sa mga lingkod ng Diyos, bigyan tayo ng Panginoon ng mga ganitong tao. Bigyan kayo ng Panginoon ng mga ganitong tao. Mga tao, hinipo ng Diyos ang puso para tugunan yung inyong mga pangailangan. Si David po, may mga ganyan eh. Sabi ng Bible, God gave David, mighty man of valor, whose heart God has touched. At yan po ang idalangin natin sa Diyos. At kung ikaw naman ay kinikilos ka ng Diyos, sinihipo ng Diyos ang puso mo para sumuporta, para tumulong, para magkaloob sa isang lingkod ng Diyos, aba, wag mong sikilin ang gawa ng Espiritu. At doon naman sa mga kapwa ko, Pastor, wag naman kayong sakim. Wag naman kayong mapagsarili na pipigilan natin yung mga tao, pipigilan natin porket sabi mo, ba, membro ko yan eh, dapat sa akin lang nagbibigay yan. Masama akong ugali yan. Siyempre, dapat matuto silang mag-suporta sa'yo, dapat matuto silang magkaloob sa'yo. Pero kung hinihipo ng Diyos ang puso nila para tumulong sa isang misyonero, para tumulong sa isang pastor, para tumulong sa isang gawain, huwag nyo namang pigilan. Huwag nyo namang sabihin na, hindi, dapat ito ka lang tutulong sa gawain natin. Sapagkat mga minamahal, kung naniniwala tayo doon sa kasabihan o sa sinabi ng Panginoon, it is more blessed to give than to receive. Eh bakit gusto nating i-monopolize yung pagbibigay ng mga tao para sa pansarili lang ng nating kapakinabangan? Hindi po ba? Dapat po, maging bukas tayo. Sabi nga po, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially of the household of faith. Si Esther po, mga minamahal, blessed, sapagkat hindi naman niya kailangan gawin yung kanyang gagawin. She's already in her proper place.
She has everything she needs already. Why would she sacrifice her status in life? Sapagkat gusto niya magmalasakit sa mga tao. Gusto niya magmalasakit sa mga nangangailangan sa kanya. Sa mga tao na kung saan meron siyang pagmamahal sa Diyos. Kaya po, mga minamahal, nakita natin, this is the challenge to each and every one of us. Are we bold enough to step out in faith? Na kahit tila imposible yung pinagagawa ng Diyos, gagawin natin kasi alam natin, this is God's will. And are we willing to take the cross, not just of ourselves, but the crosses of others? Sabi nga po ni Apostle Paul, bear ye one another's burden. Na minsan, hindi mo naman cross yun, minsan hindi mo naman responsibilidad yun, minsan hindi mo naman pananagutan na yun, pero dahil nakita mo, ikaw yung may kakayanan at nasa iyo ang kapasidad at ikaw ang binigyan ng Diyos ng abilidad, bakit hindi tumulong ka? Bakit hindi kumilos ka at gumawa? Lalo't ito ay inilagay ng Diyos sa puso mo. At nakita po natin na si Esther, she's more than willing to bear the burdens of others. At sana, kagaya ni Esther, ma-experience natin the blessing of our faith. Faith, sabi ko nga po sa inyo mga minamahal, works miraculously. Great things, mga minamahal, great things have been accomplished because of faith. If you have a faith, sabi ng Panginoon, as a grain of mustard seed, you shall say to this mountain, be thou removed, and it shall be removed. That's how faith works, miraculously. Great things happen when we believe God. Great things are accomplished when we trust God. Great things can be performed when we put God first and believe on His promises. Kaya po itong si Esther talaga pong hindi niya dinaan sa ganda, hindi niya dinaan sa kaseksihan, hindi niya dinaan sa pagiging isang babae. Dinaan niya sa pagiging isang mapanalangin, sa pagiging mapagsampalataya, dinaan niya sa pagiging mapagkaloob ng kanyang sarili. Actually, mga minamahal, she's giving herself up for the sake of the people, which, kung tutusin, hindi niya kailangan gawin. And like I said, there are many things na hindi naman natin kailangan gawin, but for the love of God, gagawin natin for the sake of others. Alam nyo, kung merong isang ganyan na dapat maging halimbawa sa ating lahat, it's the Lord Jesus Christ. It's the Lord Jesus Christ. Hindi naman niya kailangan gawin yung ginawa niya. Hindi naman niya kailangan mamatay sa krus. Hindi naman niya kailangan magkatawang tao. Hindi naman niya kailangan mabuhay ng 33 kalahating taon dito sa lupa na malungkot at walang mga luxury, iniwan niya. He left the splendor of heaven at namuhay siya na parang isang pulubi dito sa lupa. Hindi naman niya kailangan gawin yun eh. All the sufferings and sacrifices that the Lord Jesus Christ had experienced in this lifetime, hindi niya kailangan gawin. But He did it anyway. He did it for the love of man. He did it for the love of our souls. He did it because God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sabi nga po, greater love had no man than this, that a man lay down his life for his friends. Bakit ginawa ni Jesus ang kanyang ginawa? Sapagkat mahal niya ang bawat isa sa atin. He loves you. Christ died for you because He loves you. And that is enough reason bakit hindi ka dapat pumunta sa impyerno. If you will just put your faith in Jesus Christ and trust Him as your Savior, ang pangako ni Jesus sa iyo, He will take you to heaven, He will give you eternal life, and you will not die and go to hell. What a promise! Sabi nga po ni Apostle Paul, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Anong pangako ni Jesus?
Ang pangako po ni Jesus sa mga mananampalataya sa kanya, and I will give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hands. Here is the assurance of our salvation. Paano nyo nasasabi, Pastor, na pag namatay kayo, tiyak kayo sa langit kayo pupunta? Kasi ang pangako ni Jesus sa mga nanampalataya sa kanya, tayo ay nasa kanyang kamay, at bukod sa tayo ay nasa kanyang kamay, ang kamay ng Diyos Ama ay nagbigay pa ng lalong siguridad na tayo po ay hindi niya pababayaan. Kaya sa umagang ito, it's a good thing to step out in faith. No fear, just faith. And you will experience the blessing of faith. Don't worry about carrying others' burden. Kahit po ang Panginoong Jesus, He carried the cross that was not meant for Him. It should have been us na pinako doon sa krus. It should have been us na pinarusahan sa ating kasalanan. But Christ carried the cross for our sake. At sana, tayo rin maging handang magpasan. Hindi lang ng krus natin, kundi ng krus ng iba. If need be, if that is what God wants us to do. Be Esther, bold in faith, at handang tumulong para sa kapakinabangan ng gawain ng Diyos. Have a great God day. Salamat po sa inyo, sa 152 live viewers. Share this program. Let others know there is hope in Christ. There is hope. Push. Pray until something happens. Life goes on. And because life goes on, hope goes on. Have a great God day. God bless. Standing on the promises of God.